Okay. Nakikita niyo, di ba? So, yun nga. For lesson 1, nag-introduction tayo ng statistics. And, napag-usapan natin doon that ang statistics nagbabranch out in 2 main categories. We can divide in statistics into differential descriptive statistics and inferential statistics, and then define din natin yung difference nila, wherein sa descriptive dine-describe lang natin yung set of data. Inferential, we make inferences, we summarize, and we conclude, and also we predict. So for lesson 2, we will be discussing some techniques, lesson 2 and lesson 3, okay, on how to describe data. So basically, this is under descriptive statistics. And for lesson 2, we will be talking about how we describe data with graphs. So I think you are already familiar dito, lalo na pag galing kayo ng junior high, senior high. Kasi meron ding statistics doon. But still, kailangan din ulit natin i-recall, syempre. Before we describe data with graph, ito yung mga words or definitions na kailangan nating malaman. Number one is the word variable. Okay, mga terminologies. The term variable, it is a characteristic from the word variable, nagvavari. So, it is a characteristic that changes or varies over time and or for different individuals or objects under consideration. Blah, blah, blah. So, anything na nagbabago over time or with different individuals or objects ay masasabi natin na variable. For example, yung body temperature. Sa isang tao, nagbabago yung body temperature niya, depende sa kondisyon, depende sa panahon. Over time, nagbabago. So, masasabi natin that body temperature is an example of a variable because it changes. And also, it differs from different person, from person to person. Iba yung, maaaring iba yung body temperature ko, iba rin sa iba. Dahil nagbabago siya, it is a variable. Other examples, pwedeng yung religion, diba? Hindi tayo pare-pares ng religion. So, you can consider it as a variable. Ethnicity. Okay, yung income, height, age, weight, yung mga yon, yun yung mga variables na tinatawag because they vary from person to person and they vary over time. Next is what we call the experimental unit. Pag sinabi natin experimental unit, ito yung individual or yung object na kung saan minimeasure mo yung variable. So, variable is anything that can be observed or measured. But where? Saan natin minimeasure yung variable? Saan natin ino-observe? Ino-observe natin sila sa experimental unit. Sila yung subjects na tinatawag na experiment. Sa kanila natin minimeasure yung variables. Okay, once you have or you define a variable and then nag-measure ka dun sa experimental unit, yung na-measure mo, the actual measurements or yung data na nag-gather mo is called data. Yung information na nag-gather mo, okay, it is a single measurement or data that results when a variable is actually measured on an experimental unit. For example, kinuha mo lahat ng height ng buong estudyante mo sa klase. So, yung variable natin is yung height ng students. Yung experimental unit is yung mismong students, yung tao. And then yung data is yung mga height nila, are their heights. Okay? Sana malinaw tayo doon. Variable, yun yung sinusukat, measurement, or yung experimental unit, doon siya yung sinusukatan, pwedeng tao, pwedeng bagay. And then yung data is the information na nakuha mo noong kinuha mo, yung sinukat mo, minesure mo yung variable dun sa mga experimental unit. Then next, na-discuss na natin to or na-define na natin last time,
or sa first lesson natin, the word population, when we say population, it is the set of all measurements of interest. Lahat. Okay. Lahat ng data. Pero, ilan ang variables natin? We have GPA, gender, year, major, and number of units. We have 5 variables. Dahil 5 na siya, multivariate data na yung meron tayo. So, for example, pag sinabing, ibigay mo sa akin yung set ng data for student A, so, pwede natin ilagay na 2 yung GPA niya, female siya, freshman, psychology ang kanyang major, and then, 16 ang kanyang number of units. We have multivariate data kasi there are more than 2 variables. To be specific, we have 5 variables. Burahin ko lang. Those are the types of data. Univariate, isa lang. Uni. Bivariate, dalawa. Bi. Then, we have multivariate data, which results from more than 2 variables that are being measured. Okay, na-discuss din natin last time yung types of data. Okay, which are also the types of variables. Lagi nating tandaan na kung anong klase ng variable ang kinukonsider natin, yung magiging result niya or data na lalabas sa variable na to is parehas lang din. For example, kapag qualitative variable yung minesure mo, ang magiging outcome niya, qualitative data rin. So, pwede natin sabihin that pare sila lagi. Kung ano yung type ng variable, yun din yung type ng data. Kaya nga last time, for lesson 1, ang dinefine natin is types of data. Diba? We have qualitative data, quantitative data, which parehas din dun sa types ng variables. Kasi saan mo nga ba naman kukunin yung data? Data results from variables. So, it is logical lang na parehas lang din yung types niya or classification. So, dito, kung ano man yung na-discuss natin sa lesson 1 na types of data, yun lang din yung definition natin ng types of variables. So, we have qualitative variables and also we have qualitative data. We have quantitative variables and meron din tayong quantitative data. Na-discuss na natin to sa lesson 1. When we say qualitative, we measure a quality or characteristic. And then for quantitative, we measure a numerical quantity. Sa para madali nating magets, kapag may number, kapag yung data contains number or is expressed in a numerical format, may number, quantitative 'yon. Pag walang number, qualitative. Yung data po yung pinag-usapan natin dito. Okay? And we also discussed that quantitative data is further subdivided into 2 main types also. Meron tayong discrete variable and meron din tayong continuous variable. Pag sinabi natin discrete variable, nabibilang at finite siya, usually integer values siya, ibig sabihin walang decimals, no? Pero pag sinabi natin continuous naman, infinitely many values naman between points on a line. So, for example, between 0 and 1, between 0 and 1, marami tayong okay, data usually is represented by the letter X. So, between 0 and 1, marami tayong mga points dyan, di ba? Meron tayong 0.1, 0.2, 0.2231, 0.1. So, between 0 and 1, there are infinitely many values. So, pwede natin yung sabihin na if your data is from 0 between 0 and 1, continuous variable yan or continuous data. Pero pag yung data mo is discrete lang, for example, 0, 1, 2, 3, 8. Ito yung mga discrete. Okay? If yung data mo is from 0 to 10, and integer lang siya, where x is an integer, then yung data mo is a discrete kasi nabibilang mo. We have 1, we have 2, we have 3,
4. Walang decimal, mga eksakto lang kasi nga integer siya. Basta tandaan natin, pag sinabing discrete na bibilang, walang kalahati, walang infinitely many values between 2 points. Pero pag continuous, marami masyado, hindi mo na siya kayang bilangin. For example, okay, identify daw natin kung qualitative or quantitative ang mga nandito sa following sentences. Okay, number one, the most frequent use of microwave oven. Yung paggamit, okay, yung microwave ginagamit siya for reheating, for defrosting, for warming, or for others. So, anong type ng variable yung most frequent use or yung use of microwave oven? Anybody? Sorry, excuse me. Yes, qualitative. Nandito, yung naka-parenthesis, yun yung ano niya. Diba? Pwede natin i-classify. So, for number, si qualitative, kadalasan, or other name for qualitative is categorical. So, ilagay ko na lang, para hindi tayo malito kung qualitative or quantitative, mahirap siyang ibigkas. So, lagay ko na lang dito, cat for categorical or qualitative. Categorical. Kasi naka-classify mo into categories or classifications. Categorical equals qualitative. Yung numerical ay isang tawag din for quantitative variable or data. So, how about for number 2? The number of consumers. Okay, quantitative. Quanti. So, ilagay ko dito. Quanti. Number 3. The door chosen by a mouse in a maze experiment. A, B, or C? Quali. Quali or categorical. Number 4. The winning time for a horse running in the Kentucky Derby. Time. Ano ba ang time? In-express natin siya as? Okay, number. So, quanti. Number 5. Number of children? Quanti din. Basta isipin nyo, no? Panti yung narinig ko. Quanti. Isipin nyo pagbilang ng tao yan, kagaya nito, number of consumers, number of children, automatic, quantitative. Okay, dito kay 2, 4, at 5, since sinabi natin quantitative, anong klaseng quantitative siya? For number 2, is it discrete or continuous quantitative data? The number of consumers, discrete, very good. Kasi wala namang kalahating tao. Kasi consumer yan, tao. Walang kalahating tao. Walang, hindi mo pwede sabing 2.5 na tao, di ba? Dapat laging buo. Dalawang tao, tatlo, four consumers. So, discrete yan. For number 4, discrete o continuous? Continuous, yes. Kasi yung time, diba, lalo na kapag very accurate yung stopwatch mo or yung timer mo, ibibigay niya yun ng 4 minutes, 2.81 seconds. Ngayon, lalo na kapag ano, race yan. So, ang pag-time nila dyan hanggang sa pinakahuling decimal, hanggang sa microsecond, kasi halos sabay-sabay ang mga yan. Kaya, since meron tayong decimal, we have a continuous data. Or, meron tayong infinitely many values. How about for number 5? Discrete din. Number of children. Basta pag tao, discrete na yan. Okay. Maliwanag po tayo sa types ng variables and data.
Okay. Yes, sir. So, ito yung ating tree diagram para sa summary ng types of data. We have data divided into two, qualitative, quantitative, and quantitative is further divided into discrete and continuous data. And again, ulitin ko, kung ano man yung klase ng data, ganun din yung klase ng variable kung saan siya minimeasure. Okay, lagi silang partners, tandem sila. Okay. Bakit kailangan nating pag-aralan yung types of data or yung types of variable na ano natin? Maalala nyo dun sa steps ng statistical or inferential statistics, di ba? Magpaplanong ka and then you collect data. And then, ano importance ng pag-alam ng klase ng data? Una sa lahat, yung types ng data, siya yung magde-determine kung anong klase ng method ang gagamitin mo para i-describe yung data. Okay? Or i-summarize yung data at makakuha ng useful information. Iba-iba kasing klase ng data, iba-iba yung method na kailangan natin gawin para i-describe yung data. So, it is very important na sa una pa lang, malaman mo na kaagad kung ano yung klaseng data na ang pinag-aaralan mo or tinatrabaho mo. Okay? Kasi kung hindi mo inaalam, kung hindi mo inalam kung anong klase ng data, on the long run, magkakamali ka na hindi pala yung napili mo palang method to describe the data is not the best method because hindi mo inalam kung ano yung klase ng data. So, importante na alam natin yung types ng data. Why? Because the type of data determine the type of method you will use to describe the data itself. So, saan ako? And para makuha si percentage, percentage equals yung relative frequency times 100%. Yung relative frequency is equal to frequency divided by n. Yung frequency, kung ilan talaga yung nakalagay doon. Okay. Kung mapapansin natin, kagaya ng example ko kanina, yung klase mo, male, female, ang frequency ni male, 20, 25 for female. So, ang frequency niya ito. F. Ano ang relative frequency niya? I-divide mo yung bawat frequency sa total number of data sets or data points. So, 20 plus 25, 45, and then 25 over 45, or pag simplify natin, ang relative frequency is 4 over 9 for male and 5 over 9 for female. How about the percentage? Okay, sa relative frequency, pwede siyang naka-fraction or pwede siyang naka-decimal. Sa percentage, imumultiply mo yung 4 over 9 na relative frequency by 100%. Ganon din kay female na 5 over 9 times 100%. So, yan yung relationship ng tatlo. So, pwede mong express yung data in terms of these three definitions of how often or ganong kadalas nag-o-occur yung variable or yung values ng variable. So, let's start with, dahil sinabi ko kanina, yung method of describing a data is nakadepende dun sa type ng data. Start natin paano ang graph ng qualitative data or categorical data. For qualitative data, gumagamit tayo ng it's either pie chart or bar chart. So, una, gagawa tayo ng tinatawag natin statistical table. So, ang statistical table for categorical data, ang basically, sa table, dapat nakalagay yung bawat category or qualities na minimeasure natin or yung variables natin. And then, ililista mo dyan kung ilan
yung values sa bawat categories. Ilan yung frequency or ilan yung relative frequency. And then after that, pag nagawa mo ng statistical table, pwede ka nang gumawa ng pie chart or bar chart. So, alam nyo na to, pag sinabi nating pie chart, parang pie, di ba? So, bilog yan, tapos may mga slices, pag parang pie. Okay, kung mas malaki yung frequency, dapat mas malaki yung slice nung pie. Then, kung mas maliit, dapat siya rin yung pinakamaliit. Okay, nakadepende yung area or yung laki nung slice nung pie or part nung pie chart dun sa frequency nung category. Okay, pwede nating i-measure din yung angle, and remember that a whole angle or a one revolution, 360 degrees lahat yan. So, kung hahati-hatiin mo, dapat ang total nung lahat is 360 degrees. Yung bar chart naman, ang itsura niyan, may mga rectangular bars, ganyan. In which, bawat bar, nakalagay yung category. And then, dito sa horizontal axis, yung categories, dito sa vertical axis, yung values, or yung frequency, or relative frequency, or yung percentage. Okay? Wherein, yung height ng rectangular bar, dapat, or bar, dapat ay proportional siya dun sa frequency. So, kung mas marami yung frequency, mas mataas ang frequency, dapat mas mataas yung height. Kung mababa lang yung frequency, dapat mababa lang din yung height. Okay. Bigyan ko kayo ng example. Let's have an example para mas ma-visualize natin. Okay. Define niya lang kung ano ang pie chart and bar chart. Nasabi ko naman na a pie chart is a circular graph. Kailangan nasa circle. Then, yung bar chart or bar graph, minsan graph, minsan chart. Meron tayong bars, rectangular rectangles, na kung saan yung height ay nakadepende sa frequency. Naging 8.8 siya, sir. Baka tanong nyo yung 8.8 galing yung sa 9. No. Ginawa niya lang, ano, kagaya nga nasabi ko, ito, yung exact value ng 35 over 40 is 0.0875. So, pag ginawa mo itong percentage, 8.75% yan. So, yun yung equivalent ng 8.8. Or, pag niround mo to the nearest whole number, magiging 9. Pero, ewan, ba't pinanitan niya? Pero, statistically, parehas lang din naman. So, see? Mas maliit yung percentage, like for rating D, mas maliit dapat yung slice. Yun yung importante. Kahit hindi mo na i-measure exactly yung angle, kung marunong kang mag-approximate, and sundin mo lang na dapat yung pinakamaliit, siya yung pinakamaliit ang slice, yung pinakamalaking frequency, siya din yung pinakamataas ang, or pinakamalaki ang sakop na slice. That is for the pie chart. So, paano po sa bar chart or bar graph? Ganun lang din, kukunin mo lang din yung relative frequency. So, ganito na yung magiging. Frequency lang ang kukunin natin. So, sa bar chart, sa baba, nakalagay po yung categories. See? And dito sa horizontal axis, yung rating, A, B, C, and D. Sa vertical axis is yung frequency nila. So, usually, nag-start yan sa 0, and then saan ka magtatapos? It's either yung malapit dun sa pinakamataas na frequency, or kung gusto mo, pwede mo namang palitan. Pwede mong gawing 300. Sir, meron bang convention dyan? Meron bang sinusunod na rule? Wala naman. Nasa sayo yan. Okay, basta yung scaling mo, pwedeng, kung gusto mo, kung meron ka, marami kang time, pwedeng take the 10. 0, 10, 20, 30, 40, hanggang 300 or 250. Pwede naman. Okay, basta ang point dito is dapat makuha mo lahat.
So ang convention pero is hanggang dun lang sa pinakamataas. So dito 250 yan. Syempre ang susunod dito yung pinakamataas is 300 na, 'di ba? So yung last line 300 na yan. Okay, ganun yung scaling. Or parang mga kalahati lang pala. Sorry, hindi yan 300. Siguro 275 lang. Ayan. Ang importante is masakop niya yung hindi naman maging sagad na hindi naman yung dulo is 260. Para hindi naman dito. Para makita ang rectangle pa rin siya. So, kaya pinili niya dito is hanggang 250 lang. Pwedeng hanggang 300 kung gusto mo. And then, pwedeng tigo 100. Pero keep in mind lang na, yun nga, yung height ng rectangle is corresponds to the number of frequency or to the frequency of the category. So kung siya ang pinakamababa, like for this rating D, 12, siya din dapat ang may pinakamaliit ang height. And see to it also that the rectangles has the same width, although wala naman siyang statistical information, wala naman siyang significance talaga yung width, pero mas maganda kung gawin natin uniform yung width, yung lapad ng rectangles. And then ang magbibigay lang sa atin ng information is yung height lang ng rectangle. Here si rating B ang pinakamataas, which is 260, therefore siya yung pinakamataas dito. Pinakamataas ang height. Ganyan po si bar chart. Any question po? So, yun ang ginagamit natin for pakisabi kong time na. Anong oras na? Hindi ko makita eh. 24 minutes. Aabot ba? Ilang slide pa ako? Sige, aabot yan. Kanina, for qualitative or quantitative data, paano naman natin ginagraph ang quantitative data? So, for quantitative data, magagamit pa rin natin yung pie chart and bar chart if eto, yung information is collected for a quantitative variable, pero meron pa rin category yung population. Yes, yung data is quantitative, like may number yung data, pero yung pinagkukuhanan mo yung data is merong category. For example, na kung ano yung nauna dito, yun din yung nakalagay dun sa unahan ng kasi wala naman, sabi ko kanina, there is no statistical significance on the order of categories. So, pwedeng iba-ibahin ko. Kaya, pwede ko itong gawing pareto chart. Ilagay ko dito sa kabila. Mauna muna siya para maging pareto. Ito naman yung magiging... Sino? Hello? Ah, oo nga, wala. So for this, for the bar chart of our example, ay pie chart of our example naman, nandito naman siya. Okay, we have kagaya ng ginawa natin example niya sa unang example, yung pinakamalaking numerical data din this time, kasi hindi na siya frequency, kasi quantitative data na siya. Yung pinakamalaking numerical data, pinakamataas ang data, siya dapat yung pinakamalaki ang slice. So, if you wanna be accurate, sabi ko nga, you can compute the angle by getting the relative frequency and then multiplying it by 360. Then measuring each angle. Pero, to summarize, no, sa madaling sabi, is kung sino yung pinakamataas ang data, siya lang din yung pinakamalaking slice. The least data, least numerical data, will have the least slice or area dun sa, or angle
dun sa pie chart natin. Okay, that's all for now. See you dun sa part 2.